Tapos hindi ko naman po alam na ganito po yung pupunta namin eh. Eh siya na, tinuro ko kagad dalawa o kayo raw may dala ng drugs. Ayan o. Sabi ko, magsabi siya ng totoo. Ayan o. Tinuro ko kagad kayo, hindi pa nga pinipit-pit yung bayad nito eh. Ha? Kaya pala malakas ang loob ng babae. Yes, sir. Kaya nang Google Pay ng enforcer. At tuloy sa may FB na gumagamit siya na sinin sa akin ng notation. Tapos inyek namin yung cellphone niya, nakita namin yung may conversation. About, yun nga yung drugs, nakita namin. Hindi muna namin pinalabas para lumutang mga nga ito. Sasapuhin niyo yung babae. Kukunin lang yung drugs. Kasi ano, carrier yung babae. Kaya pala malakas ang loob ng babae. Maraming pera. Yes, sir. Kala niyo mababayaran yung enforcer. Oh, nanuntok pa. O, ano ngayon yan? Welcome kayo sa Maynila. Oyo kayo lahat. Oyo nyo lahat yan. Yung Bana Fortuner, sir, inartila lang nila nung May 2, nung inimbestigaan namin, May 2 inartila, sa Clark, Pampanga, Diga, Pampanga yun ni Ari. Ngayon, a certain Chinese yung, ano, yun ang dapat namin makuha, yung Chinese. Eh. Kaya lang, ito yung mga pinalutang. Ito, ano to? Sokpan nyo sa oble yan. Ang malakas ang oble nyo. Ang isa may mula nyo gagawin. Susunduin nyo yung drugs. Ipapasa sa kanila yung bato na yun. Ngayon susunduin yung ano, yung... Siguro, benchot nila yung babae. Babae. Na nag... yung kahapon. Yung kahapon, nag-viral. Yung pala may mga drugs. Ibig sabihin, eh... Maraming salamat sa inyo. Ayun. Yung kahapon, sir, kung bakit tayo namin magpapasok ng media. Oh. Sana pagkano magkakaroon kayo ng protocol kasi yan yung purpose namin eh. Sige, meron kami din ang tagong invitation. Ongoing kasi yung ganun kahapon, ongoing yun. Yes, sir. Huli na yung ano is... Huwag umiiyak. Ano? Pag nasa kapag ka, tapapok niyo. Naglagan tayo ng bala ng Armanet. Sising officer ka. Iiyak. Oh, sige. Iyan na yan sa D-Process. Hello. Eh, hindi, yung susundo, yun na para magkasahan. Sangkot pala sa illegal drugs, nandito si Mayor. Matawag na ako. Barangay pa kung... Oo, yung babae nag-viral. May mga drugs pa kasama. Nandito. Oo. Oo, dali, ito. Magkatawag. Tigas ang mukha niya. Oh, sige, sige. Grabe mo. Oo. Grabe itong mga to. Nandun din sa... Oo, ngayon na ngayon. ...pisino ngayon. Inaayos na dito. Dito ba? Ah,
Ayan. Capital report. Sangkot pala sa ano yun. Ayan. Pumasok na si si Mayor. Tsaka, Kernel, hindi ako pumasok kahapon doon. Sige, hindi nakita ko po. Nasa kasi labas lang ako. Hindi ako ng pasensya. Hindi, pero kahapon nasa labas lang ako. Hindi ako pumasok sa opisina mo. Kaya hindi kami nakikialam. Nakikialam ko, transpano. Okay, sige. Pinaano ko lang si Kernel para alam mo. Oh, yun yung mga, kasi alam naman natin yung protocol. Oo nga, alam ko yung protocol. Ang taga ko na nag-cover, pero nasa labas lang ako. Hindi ko pumasok sa opisina mo, in-interview ko lang yung traffic enforcer. Yeah, yeah. Hindi, hinohold ko kasi yung information na malaman. Oo, pero nasa labas lang ako. Oo. Okay nga. Para lang maliwanag. Media ako, kayo, hindi kayo vlogger. Kung vlogger, mas maunawaan kita. Oo, pero hindi ako vlogger. Ayun na nga. Hindi, pero ang ibig sabihin, dapat pumasok ka sa opisina ko. Hindi ako pumasok sa opisina kasi tuloy-tuloy yun eh. Tuloy-tuloy sa labas. Ay, natsaka una-una, ang in-interview ko doon, traffic enforcer, hindi mga tao. Nasa opisina ko na under investigation. Wala pa, sa labas. Under investigation yun. Hindi, ano, totoo. Dito ko kayo, kaya pinagaano ko eh. Ah, malaman mo, minsan may protocol. Kahit sinong pumasok sa akin, kahit anong, ano, oh, ano, hindi ako pumasok sa loob ng opisina mo. Kahit na nga. Kaya nga, dyan. Hindi ako pumasok sa opisina mo, nasa labas lang ako. Alam mo, nagkaganyan ka lang naman. Ay, alayid mo. Nagkaganyan ka lang naman nung hindi ka nang binigyan kita eh. Hindi na kita binigyan sa sarili kong pera eh. Oy! Nanira ka pa! Antindi mo naman! Oh! Parinig ba sa'ko? Oh! Antindi mo naman! Baka kala mo! Ako yun! Ang totoo! Lahat ang kasinungaling nga nasa'yo. Pagbibintakan mo pa ako. Kita mo! Hindi mo ko ano, kaya, oy. Wala niya, hindi ko ano. Kasi, kala niya. Talaga ilalive kita. Ewan ko ba dyan? Ayaw magpapasok, nasa labas kami. Hindi ako pumasok sa loob. Tao niya kasi si Kalma. Ano Kalma? Yung nangaagaw ng cellphone. Ayun na po, nahuli daw. Sabi, may illegal drugs daw. Pinuntahan ni Mayor Isko. Uy! Oo. Pinapaliwanag niya, hindi daw daw pumasok sa loob ng ano. Hindi ako pumasok sa loob ng opisina niya. Tsaka ang gawin na, sa labas kami. Tapos pagbibintangan niya pa ako ng ano, kailangan ako ng ano sa kanya. Tagtag kasi ng kasinungalingan niya si Ibay eh. Oh. Kahit saan makarating. Sa ang daming ginagawang kalokohan pag nalaman-laman ni Mayor Isko yung mga tao niya. Yan na po, tapos na yung sinasabing kasamahan daw, pero hindi sa babae na nagwala, na nakuha yung mga susundo sa babae daw. Kala mo lahat kasi na ano niya. Akala niya, hindi ko siya sasagutin. Kahit official ka, kung binabasis mo ang ano. Alam ko ang protocol, sa tanda ko na nagko-cover. Ayun o, pinakita, pinuntahan yung ano, nahuli. Para bang in-entrap yung tatlong lalaki. Wala niya. Pinagtitiwalaan ka ni Mayor Isko, pero dapat ayusin mo. Sige na po, yan na po yung ano. Mainit talaga ulo niya kasi ilang beses na kami hinaharang para kumuha ng impormasyon. Hindi naman kami mamapasok, alam ko protocol. Nasa labas kami. Ang in-interview ko lang yung traffic enforcer. Ang dahilan, kaya ako in-interview yung traffic enforcer, kung paano nangyari ang pananakit sa babae, ay ng babae sa traffic enforcer. Oh. Dadahilan niya pa 'yon.
May sama sa loob kasi nung nakaraan, pinigilan din niya kami. Tatad ng ano yan eh, kailangan niya maimbestigahan ng Philippine National Police. Lalo na si General Eliazar. Yung mga tao niya, impormasyon niya galing mismo sa mga taga City Hall. Para alam niya. Sige po. Dali po ha. Hello. Lakay yung ano, yung yung babae, yung babae na nampal sa isang si Pauline, Pauline. Ay meron daw na-entrap yung kasamahan daw. Pero wala, si Pauline nakakulong pa yon. Si kasamahan niya nahulihan daw ng drugs ng magsagawa ng entrapment operation. Itong mga otoridad nahuli dito sa may malapit sa Cartilla. Kaya nakuha na. Ngayon lang kay kaakit lang ni Mayoris ko at pinuntahan niya ni Mayoris ko. Yung kasamahan lakay, yung kasamahan. Yung kasamahan. Oh, yung kasamahan niya siguro yung mga naghihintay sa kanya para magano mag siguro yung makapagpiyasa na. Pero na-entrap daw, mayroon daw drugs. Sabi ng taga Smart ng Special Mirror Action Team. At sabi yan ni Colonel Ibay, aligasin niya. Pero yung driver kanina, nagwawala kasi ang sabi niya... Boy, pagkiklaro ha, Ayala, iba kahapon na huli yung motor. Ayan, nalabak ng traffic enforcer. Oo, oh, nakakulong. Hindi pa nakalabas, nakulong. Oh, so, paano nadamay itong isang kaibigan niya ng babaeng na-entrap? Yung mga kaibigan niya, dito sa babae, parang ang dating ay... susundo dito sa kung nakapagpiyasa, kung magpapiyasa na o hindi pa. Pinuntahan sa Manila Police Precinct? Oo, sa Manila City Hall, dahil sa City Hall nila kayo nakakulong eh. Ah, sa Manila City Hall? Oo. Okay, sa detachment doon? Sa detachment. Tapos, may in-entrap sila rito na mga, yung dalaw, tatlo sila lakay na uli, may drugs daw. Sabi yan ni Colonel Ibay. Tapos yung umiiyak yung driver ng van, kasi sabi ng driver ng van, inarkila lang daw sila ng dalawang kasamahan para gamitin yung van. Isang van lakay na kulay puti. Okay, na sandali, yung mga kaibigan ba niya nagpunta sa City Hall sa detachment ng pulisya para piyantan-tan yung babae? Hindi lakay, dito nagkaroon ng entrapment sa may tabi ng UDM, sa may gilid ng itong ano tawag dito ng UDM ng Cartilla. Eh paano na namang kaibigan pala sila nung order na nahuli kahapon? Yan yung sinabi sa investigasyon ng ano ng sa investigasyon ng mga otoridad lakay. Kaya yon nag-iimbestiga pa, hindi pa malaman kung gaano karaming drugs yung na-recover dito sa tatlo ka tao at sa mismong yung dalawa kasi lakay ang sinasabi yung driver ang sinasabi ng driver inark kilala sila ng dalawa. Okay boy, sandali ayan medyo maguling beto. So anong kinalamang nitong model na paano na daw ito illegal drug wala naman siya. Yung nakakulong naman siya lakay pero kumbaga sa ano lakay yung kakilala daw itong babae ay sangkot sa illegal drugs. Possible daw, posible na may mga illegal transaction yung babae na nanakit sa traffic enforcer. Yun ang katwira niya. Tapos yun ang katwira nitong polis na si Colonel Ibay. Pero yan mga allegation pa lang lakay at inimbestigahan pa yan dahil yung babae. Kasi ba naman yata dahil hindi naman nahuli sa ako yung wala na sa akin. Hoy, yan na malalaman natin lakay kung kaya ibeba kasi sinasabi nitong ano hindi pa natin malinawat kung ano yung binabanggit itong si Colonel Ibay. At kaya daw kahapon sabi ni Colonel Ibay, kaya daw sila hindi nagpapapasok ng media sa loob ng opisina niya. Parang okay, yung mga nahuli ngayon, ilan sila at may nahuli pa mga droga sa kanila? Meron daw lakay na mga ebidensya tapos tatlo sila lalaki na nandito sa mismong kalsada sa gilid ng Cartilla ng Katipunan
at nagkakandak pa sila ng investigasyon. Malaking droga ba yung dala nila? Hindi ko napansin lakay kasi nakita ko na lang nakadapa yung tatlo tapos dumating si Mayor Risco at ito yung sangkot daw sa illegal drugs itong tatlo na kakilala o kasamahan nitong si Pauline na nalakit sa isang traffic enforcer. Okay. Yan lakay muna yung pinaka plus report natin daw kagunda sa nahuling tatlong mga sangkot sa illegal drugs. Boy Gonzales, nag-uulat para sa DCRS ang kauna-una sa Pilipinas. Ayan. Kala niya security by, wag mo akong nako. Dati nang mag, sana maimbestiga niya ni General Eliazar lahat ng mga kinakasangkapan niyan. Magandang araw po sa inyo lahat.